Abe, okay na okay, Doc. Alam mo kung bakit? Kasi meron akong peace of mind, matahimik dito sa lugar na to. Kaya naman talagang nakatulog ako ng mahimbing, di ba? Ikaw, kamusta ang tulog mo? Eh, hindi. Kulang ang tulog ko eh. Hindi ako makatulog masyado eh. Ganun ba yun? Excited ako dahil din sa programa natin. Dahil ang topic natin ngayon ay tungkol sa insomnia. So, yung mga hindi makatulog. Oo nga. Magandang umaga po sa inyo lahat at nanonood po kayo ng Kalusugan TV. Good morning! Good morning po. Kayo po ay nanonood ng Kalusugan TV. Ami, doon sa schedule mo nga pala sa radyo na alas 12:30 ng madaling araw hanggang alas 2, hindi ka ba nahihirapan na mag-adjust sa iyong pagtulog? Nako, Doc, eh, medyo, syempre, nahihirapan ako dahil, alam mo nga, di ba, graveyard yung shift ko. So, minsan, ginagawa ko na lang, medyo ini-extend ko na lang ng konti yung tulog ko. Pero, ibig sabihin, kung pagka-uwi mo, hindi rin ako nakakatulog kaagad. Hindi kaagad. Kasi may mga tao, siyempre, na pag naggaling ka sa trabaho, nag-exercise, halimbawa. Kaya nga hindi ko ina-advise mag-exercise sa gabi, no? Kasi nagiging hyper ka at hindi ka makatulog kaagad. Pero, pag sinabi kasi natin may insomnia ang isang tao, hindi lang yung isang araw na hindi natulog, hindi yung dalawang araw, kundi ito'y habitual na talagang tinatawag na sleeplessness, no? Na habitual. Talagang yung palagi na. Palagi na. Maraming klase ng insomnia, may tinatawag tayong transient, acute, saka chronic. Pag sinabing transient, ito yung mga isang araw lang, siguro may problema. Mm-hmm. Siguro may mga naniningil, di makatulog dahil may naniningil, may utang. May utang. Natural, isang araw, dalawang araw, di makatulog. Panandalian lang yan. Pero meron tayong tinatawag na acute. Pag sinabi naman acute, maaring isang linggo, isang buwan, hanggang anim na buwan. Ganon? Na problema sa pagtulog. Yung chronic naman, yung mga 6 months pataas. Kaya may mga pasyente ako, 2 years, 3 years, 5 years, hindi makatulog. At ang masama, instead na alamin nila kung anong dahilan ng hindi pagkatulog, eh nag-ano sila, dumidepende sa mga gamot. Dahil nahatol naman din ng ibang doktor. So ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung sinasabing insomnia? Unang-una, hirap ako matulog. Hindi naman hirap matulog, may insomnia. Uminom ka ng kape. Uminom ka ng kape, masyado mabilis ang heartbeat mo. Nagpapalpitate. Oo. Pwedeng nakatulog ka nga, pero mababaw ang tulog. Mamaya gising na kagad. Then pagkagising, hirap na matulog ulit. Mm-mm. Pwede naman nakatulog, hirap matulog, pero ang bilis naman magising. Alas, for example, natulog ng alas 12 ng gabi, alas 3, alas 4, gising na. Common naman yan sa mga may edad. Oo, kaya pala, Doc, yung lola ko, ganun. Kapag ka natulog ng maaga, o minsan late, ang aga rin gumising. Sabi nga nila, may kasabihan daw, na kapag ka matanda ka na, dapat konti na lang tulog mo. Tama ba yun? Well, alam nyo, hindi ganun ang ano, eh, no, sa mga nanonood sa atin, no? Alam nyo, mayroon tayong mga tao na hindi makatulog na part of aging. Kasi ang tulog naman, hindi base sa pahabaan ng tulog. Ah. Sinasabi natin, 8 hours sleep. No? Or pero, minsan, sabi ng iba, 12 hours pa daw, dapat. Pero sa mga may edad, 4 na oras lang, 3 oras. Ang importante yung quality. At meron naman tayong tawag tayong psychological na problema, no? Psychological, nasa isip niya, hindi siya makatulog. Yung iba naman, May problema, may kung ano-anong ginagawa. Okay, may iniinom na mga gamot na maaring ang reaksyon, gising na gising. Mm-hmm. Pero may mga sakit naman na nagbibigay din ng hindi pagtulog ng isang tao. Halimbawa, diabetic. Ang nangyayari dyan, ihi ng ihi sa gabi. So, nasdi-disrupt yung kanyang sleeping pattern. So, nahihirapan. Nahihirapan. Diabetic, yung mga lalaki may prostate problem, na gabi-gabi, bangon ng bangon. Malamig ang panahon, pagtag-ulan, ihi din ang ihi. May mga iba na may gamot sa alta presyon na ang effect nito ay diuretic, no, yung pampaihi. So, masisira yung, ano, yung pagtulog ng isang tao. Importante malaman natin, ito bang problema sa pagtulog ng isang tao ay psychological o kaya may sakit? Dahil hanggang na hindi mo na-solve yung sakit, eh, talagang mahirapan ka matulog. Kaya kung may problema tulad ng diabetes, dapat makontrol ang blood sugar. Kung may mga problema na personal, dapat maayos. Depression, anxiety, stress, lahat yan nagbibigay ng problem. So may mga factors pa rin pala talaga yung pagkakaroon ng chronic disease, ano? Tama. Importante yan. Importanteng malaman din natin na may mga tao na hindi makatulog dahil may sakit sa puso. Mm-hmm. Anong kinalaman nun? Pag may sakit sa puso, posible na meron kang shortness of breath, kinakapos ng hininga. Common yan sa mga may congestive heart failure kung saan hindi na gumagana ng maayos ang kanilang puso. Pwede rin yung mga may asthma, may emphysema. Alam mo, pag may emphysema, pag nakahiga ka,
hindi ka makatulog ng maayos, kailangan mo ng dalawa, tatlo, apat na unan. Na ganun kataas. Ganun kataas bago ka makakuha ng magandang paghinga. At maaaring dahil dito, hirap ka huminga, magkaroon ka ng sleeping problems. Actually, napakaraming dahilan. Yung sa mga tao na hindi nila na, maaaring hindi nabibigyan ng pansin, pati yung pagkain ng tsokolate. Talaga, Dok? Tsokolate. Ang tsokolate ay masasabing nagbibigay ng parang stimulant na gising na gising ka. Yung pag-inom ng soft drinks. Ang soft drinks ay may caffeine. Hindi lang naman yung coffee ang may caffeine. Mm-hmm. May nagtatanong, pero bakit ako nakakatulog kahit uminom ako ng kape? Well, ibang factor na naman kukonsider mo. May mga tao na konting tikim lang ng tsaa o kape, hindi makatulog. Hindi na may tao naman, dalawa, tatlong tasa nakakatulog. So, depende rin sa nakagisnan o nakasanayan. Mm-hmm. So, lahat ito'y masasabing kung hindi mo bibigyan ng pansin, yung problema hindi makatulog, ay magiging tuloy-tuloy. Eh, Dok, totoo ba yung sabi nga nila, pagka daw sa gabi, kunyari, gusto mo mag-midnight snack, no? Mm. Kumain ka ng mga peanuts, kunyari, mga cashew, yung mga ganyan. Yan ba, pwede rin maging dahilan para hindi ka makatulog kaagad? Meron namang iba. Ang problema, yung indigestion. Oh. So, ang daming problema na nagbibigay ng disruption sa pagtulog. Like, for example, yung mga, maaaring may nanonood sa atin, may ulcer, may indigestion, may nakain siya na impacho, halimbawa, pakiramdam mo, puno palagi. O kaya may gallbladder stone. Yung gallbladder stone ay maaaring magbigay ng parang pakiramdam mo, may kabag, dighay, o maasim na panlasa na dulot naman ng ulcer. So, ibig ko sabihin, kung gusto natin malaman kung anong solusyon sa isang tao hindi makatulog, alamin muna natin kung ano yung nagbibigay ng problema sa pagtulog. Kung bakit nagkaka-insomnia. Yung iba, hindi nag-exercise. Yung iba, hindi makatulog sa gabi, sa hapon tulog. So, lahat ito ay dapat bigyan natin ng pansin, pati yung mga taong nakapaligid, like for example, ang emotional stress, nagbibigay ng problema sa pagtulog. At may kinalaman sa kapamilya kung paano nila tinutulungan yung kanilang isang pamilya na may problema. So, ang gusto ko lang mangyari, Ami, maintindihan natin na hindi naman sakit ang insomnia. Mm-hmm. Hindi sakit yan. Ang dahilan ng insomnia ang dapat bigyan ng pansin, dahil kung hindi natin masolve yan, magiging chronic ang problema ng isang pasyente. Aba, ganun pala kalala yun, Dok, ano? So, sa ating pagbabalik, malalaman natin kung ang mga ilang tips na pwede mong ibigay at mga solusyon para sa ating mga mahal na televiewers para naman hindi na nila maranasan itong tinatawag na sakit na insomnia. Kaya nga, sa ating pagbabalik po dito sa KTV. Maraming causes ang insomnia. Ranging from medical causes, neurological causes, psychological causes. Isa sa mga kalimitan dyan is chronic pain. For example, pain sa joints, pain sa hips. Meron ding cardiovascular causes. May mga nag-chest pain, for example. May problema sila sa kanilang cardiovascular status. Sa kalalakihan din, meron din tayong problem regarding prostate concerns. Pwede rin yun maging cause ng insomnia. Alzheimer's disease or dementia. So, listed yan as the causes of insomnia. Psychological naman, or psychiatric problems, depression or anxiety. Those are also listed as causes. Meron din tayong additional sleep disorders like respiratory or breathing, obstructive sleep apnea. Pwede din siyang maging cause or sanhin ng insomnia. Insomnia ko ngayon, I would attribute it to, well, January, started January this year. I hope she's not watching the show. Mostly because of my ex, when we broke up, parang, okay, I think the cause of my insomnia is the sudden lack of sex. Yung job ko rin. I'm a freelancer, so I don't really work every day. I don't get to tire myself every day. Mostly, relax lang. Nakaka-apekto siya sa work because sometimes I have to get up really early and patulog pa lang ako noon or hindi pa ako nakakatulog noon.
Kayo po'y nanonood ng Kalusugan TV at ang pinagkukwentuhan namin ni Doc G ngayong umaga ay insomnia. Naku, makinig na kayo mabuti dahil magbibigay na siya ng mga tips at mga solution para hindi tayo maging insomniacs, di ba Doc? Tama yan, no? Alam niyo, pag pinag-usapan natin ang problema sa pagtulog, alamin natin ang problema. Nabanggit na natin kung meron kang diabetes, kung meron kang mga gastric problem, no? Sa stomach, hyperacidity, ulcer, lahat. Dapat yan ay mabigyan ng solusyon, no? But importante may regular exercise. Importante nag-exercise sila dahil sa ganung paraan, nag-i-improve yung blood flow, nagiging normal ang function ng kanilang pag-iisip, no? Pati ang kanilang pagtulog. Kailangan din na malaman nila na bawal kumain ng mga maalat at mamantika. In a way, naapektuhan din ang tulog. Andun din yung mga pag-inom ng gatas. Importante ang gatas dahil may tryptophan. At ang tryptophan ay tumutulong na magpakalma at maaaring makatulog sila. Ang pinakamagandang time na uminom ng gatas, warm milk, non-fat pwede, inumin nila ito ng isang oras pagkatapos kumain ng hapunan. Ah. Yung iba na nagpupunta naman sa pag-inom ng alak, sabi nila, eh Doc, pag uminom ng alak, sarap ng tulog ko. Sa isang banda, maganda ang pag-inom ng alak kung ang problema sa pagtulog. Pero kailangan malasing bago makatulog eh. Oo nga, ang tagal nun. Okay. Pero, at ang dami mong maiinom. Tama, pero ang konting pag-inom ng alak ay nagiging stimulant. So maari pang yung pag-inom mo ng konting red wine, konting alcohol like gin, vodka, maari pang maging stimulant yan kung konti. Pero hindi ko man i-advise na uminom ng marami. So mas maganda, iwasan uminom ng alak. Iwasan. Sigarilyo, maari din magbigay ng problema sa pagtulog yan. Yung mga tao na masasabi natin na dinadala ang trabaho sa kama. Nako, oo, Doc. Okay. Alam mo marami sa atin, no? I'm sure marami nakikinig sa atin at nanonood na mga office worker na yung trabaho nila dinadala sa kama. So ang nangyayari, nakadapa sila, o kaya nanonood ng TV, nagkakaroon ng mindset na, aba, ito palang kama ay nagtatrabaho ako, dito ay na-entertain ako, nanonood ako ng TV. So ang nangyayari, nawawala yung iyong hindi parang... Hindi nakakapag-relax ang yun, mind. Na makatulog ka. Mm-hmm. So tandaan nyo, ang kama ay dalawa lang ang purpose niyan. Mm-hmm. Number one, magpahinga. Number two, yung ginagawa ng mag-asawa. Aba, oo okay. Naman. Well, at meron din mga estudyante na iba na nag-aaral na nasa kama. Kaya, dapat hindi rin. Dapat hindi rin para hindi masanay yung ganun na maging study place ang kama. No? Then, may mga ano nga, nagtatanong din, no? Ang sex ba? Eh, maganda ba yan? Kasi after mag-sex kami, nakakatulog ako na maganda. Mm-hmm. May mga tao na pag tapos ng sexual encounter, ay pwedeng masarap ang tulog. At meron namang iba, hindi makatulog kagad. Oo nga. Kahit sa katandaan mo, linya ko, geriatrician. Oo nga. Isipin mo naman, kung yung mga senior citizen, sabihin ko, mag-sex kayo para matulog. Eh, pangit, parang Jurassic ang dating. Oo, hindi, so, maganda, hindi maganda, Doc. Hindi maganda. Oo, so, ano pa yung mga pwedeng gawin? Pwede silang makinig ng music. Yan. Kailangan ng kwarto, tahimik, madilim at malamig. At dapat talaga, siguro Doc, feeling ko, sa loob ng kwarto mo, dapat wala ka talagang TV. Kasi yung TV din. Talaga din, hindi yan ang nagiging minsan dahilan na hindi ka makatulog. Mm-hmm. Kasi kapag nakita mo na may paborito kang pelikula o magandang show, hindi ka tuloy nakakatulog, hindi ba? Tapos, importante rin na kung kayo may hirap sa pagtulog sa gabi, huwag nang matulog sa hapon. Kasi yung mga sinasabi natin, cat nap, no? Yung, yung mga power nap. Pag ganyan-ganyan yung sa hapon, no? Yung sa Tagal, sa tawag nila, siesta. Siesta. Ay, maaaring yung pangdahilan para hindi ka makatulog sa gabi. So, lahat ito yung mga bagay na pwedeng ipayo natin sa mga nanonood sa atin. At mahalaga rin na kung paulit-ulit na talaga ang problema at ginawa nyo na lahat ng aking mga pinayo, at still, hindi pa rin makatulog, mas maganda magpatingin sa doktor. Dahil may mga seryosong problema din yung mga may kinalaman sa tinatawag na ang psychosis, depression, manic disorder. Lahat ito pwedeng isang pasyente hindi makatulog. So kung may nainom din silang gamot, na napansin nila nung ininom nila yung gamot na yon, hindi sila makatulog, dapat magpatingin din at isang guni doon sa doktor yung naging reaction sa kanya nung gamot na inihatol sa kanila. Nako, nakita nyo naman mga kaibigan, ang dami nyo ng tips na natutunan at narinig kay Doc G. Sa aming pagbabalik naman po, ang paboritong portion ng bayan, syempre pa, ang itanong mo kay Doc ng libre ang sagot. Sa pagbabalik po ng Kalusugan TV. Alam mo sa tingin ko yung libre ang... Hindi, okay na yun, Doc. Masarap naman itong masahin natin eh. Oh. There is a role that the pill has really for insomnia. In fact, sedatives, hypnotics,
definitely they help us sleep physicians or sleep doctors help patients who do have insomnia, but they are not the only treatment, no? It goes hand in hand with other forms of therapy, namely behavioral therapy. So, but yes, it does have a big role. Ang kulang sa tulog ay isa sa mga naging komplikasyon ng insomnia. Natural, hindi tayo makatulog. Immunity natin, medyo humihina tayo. Or concentration problems at work, our cognition, mga decision na pwede natin gawin dahil yung concentration natin apektado. Remedies, yun nga, other than trying to tire myself out, which doesn't really work, trinay ko yung sleeping pills. But ang effect ng sleeping pills, you get drowsy, yung katawan mo baksak, pero you can't sleep pa rin. So I stopped, after taking it a couple of times, I stopped. Kasi wala din useless yung drowsy ka, baksak yung katawan mo, pero gising pa rin yung brain mo. I guess a more permanent remedy would be yung talagang active na, tapos yung schedule mo pupunin mo lang. A routine that would be strenuous, yung strenuous activities sa routine mo, that would probably solve it. Dok, pwede po bang gamot ang isa alipunga? Alam niyo, pag sinabing may alipunga, no? Athlete's foot. Ito'y kadalasan fungal infection. Wala namang pag-aaral na sinasabi magandang ihian yan, no? Narinig ko rin yan, pati sa mga pasma, arthritis, ihian daw. May narinig nga ako, inumin pa yung ihi. Kung inumin ng ihi, di kainin ng tae, di wala magugutom at mauuhaw, no? Mali yun. Ang pinakamaganda niyan, pahiran na lang ng virgin coconut oil. Kasi ang virgin coconut oil, pahid mo sa paa mo yan, sa may alipunga, doon sa mga singit-singit. At makapapansin nyo, sa loob ng isa, dalawang linggo, mawala yung alipunga, yung amoy. Mag-aamoy coconut. Babango pa. Ang consumption po ba ay nakakapagpadagdag na mas maraming puti ng buhok? Ang consumption, stress, problema, lahat yan ay maaaring magbigay ng pagputi ng buhok o pagkulubot nga ng balat. Kaya nga sinasabi, isip ka ng isip kaya pumuputi buhok mo eh. Yung iba nga sinasabi, isip ng isip kaya nakakalbo eh. Alam mo, ang dahilan dyan sa kakaisip, tumataas yung tinatawag na stress hormone na tinatawag na cortisol. Yung cortisol yan ang nagpapaputi ng buhok, nagpapalagas ng buhok, nagbibigay ng wrinkles at marami pang iba. Sa mga kababaihan, pwede yan ang dahilan ng dryness of the skin, lalo na pagtungtong ng edad na 40 pataas. Doc, masama po bang pigilin ang pagdighay? Ano pong pwede kong gawin para di ako dumighay ng dumighay? Well, yung pagdighay ay senyalis ng paglabas ng hindi ka nais-nais na hangin. Pigilan mo yan sa bibig lumabas, baka sa ibang butas lumabas yan. So, ang pinakamaganda sigurong gawin mo, kung nadidighay, idighay mo. Kaya nga isang sa ina-advise ko pag kinakabag kayo madalas, matulog kayo na nakadapa. Maglagay kayo ng unan sa may bandang tiyan at makakatulong na malaki yan. Iwasan na pag-inom ng soft drinks. Pag-inom ng gatas ay maaaring magbigay ng kabag. Kaya yan ang nagiging reaksyon. Digay ng digay o parang hindi magandang pakiramdam. Pero importanteng mailabas yung hangin na yan para magkaroon kayo ng comfort o ginhawa. Ayan, nasagot na lahat ni Doc ang mga katanungan ninyo dito po sa ating Itanong Mo Kay Doc. Libre ang sagot. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, yes, Doc G, syempre pa. Kailangan kwentuhan mo muna ako. Aba. Ano ba ang mga espesyal na nangyayari sa mga pasyente mo ngayon? Teka, ang pinakamagandang kwento siguro, alam insomnia mo. Insomnia ba? Tungkol insomnia. Din? Okay. Alam mo, may mga pasyente talaga na hindi makatulog na napansin ko, wala naman talagang problema eh. Kung tutusin mo, walang problema. Halimbawa, yung pasyente ko nagpunta sa akin, ang edad niya 45, lalaki. Sabi ko, wala akong makitang problema sa'yo, no? In-examine kita, nakita ko lahat ng mga blood test mo, wala naman tayong makitang pathological cause, no? Ng iyong pagtulog. So, isa lang ang nakita kong dahilan na hindi siya makatulog. Sabi ko, alam mo, dapat huwag ka masyado nag-iisip ng problema. Ayun! Sabi ko, dapat huwag mong dadalhin sa kama ang iyong problema. Ito matindi. Nalaman ko,
Eh, paano yun? Eh, ayaw naman humiwalay yung misis ko sa pagtulog. Yung misis pala ang problema? Yun nga ang problema eh. So, naku naman talaga, Doc. Kinausap ko si misis. Eh, naawa ko doon sa lalaki. Misis, doon ka muna sa kabilang kwarto matulog. Ayun, tulog yung pasyente. Nakatulog na mahimbing? Oh, ibig sabihin eh, may mga buwisit talaga. Eh, ano ba yan, Doc? Naku mga kaibigan, kita nyo ang bilis ng oras. Marami na naman kayong...